Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Friday the 30th. Natsyempong araw pa ng sweldo, ramdam na ramdam na ang Christmas rush. Nagkasunog pa nga kanina sa San Juan at merong medical mission ngayon sa Quezon Circle. Ang resulta, usad pagong na daloy ng trapiko. Nakadagdag pa ang mga Christmas lane, o nagdagdag na po ng mga Christmas lane ang MMDA. Hinabaan din ang oras ng truck ban, pero parang wala rin epekto. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Well, Mike, tuwing panahon ng Kapaskuhan ay 20% raw ang tinataas ng bilang ng mga sasakyan sa lansangan ayon yan sa MMDA. Tulad ngayon nga, nanataon pang payday weekend dito sa kinatatayuan natin sa may C5 Ortigas, yung northbound lane ay heavy ang daloy ng trapiko at mula yan, market-market diretso na hanggang Katipunan. Dito naman sa southbound lane ay moderate to heavy. Pero doon sa EDSA, medyo mahaba-haba ang bubunuin ng mga motorista dyan dahil traffic ang lanes sa northbound mula pa sa Taft Avenue hanggang Cubao ay dire-diretso ng bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane. Ay moderate to heavy naman mula Mega Mall Quezon Avenue dahil na rin yan maraming lugar dyan sa EDSA ay may mga malls kaya nakadagdag na rin yan sa rason ng traffic, no, yung Christmas shopping. At dahil nga dito sa Christmas rush ayon sa MMDA, para maibsa naman daw ng kahit konti yung traffic ay nagpatupad sila ng ilang mga bagong panuntunan ngayong araw. Sa 17 tinakdang mabuhay o Christmas lane ng MMDA, naglagay raw ngayon ang mga dagdag na signage. Nakaposte rin sa mga ruta ang dagdag na 150 auxiliary personnel ng MMDA na naka-uniforme pang may disenyong Christmas tree. Sa kanto ng Airport Road at Domestic Road sa Pasay, may hawak ding placard ng Christmas lane ang mga MMDA personnel para alalayan ng mga motorista. Hindi natin ina-assure na walang traffic doon. Basta nagbigay ho tayo ng alternatibo, suggestion, ito yung daanan nyo, may tao kami dito. Ang purpose talaga dito ay magkaroon ng kaunting kaluwagan ngayong Pasko. Ngayong araw rin sinimula ng pagpapatupad ng Modified Total Truck Ban na tatagal hanggang December 20. Bawal ang mga truck sa lahat ng kalsada sa Metro Manila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para makabawas na rin sa Christmas traffic. Bago mag-alas 6 kaninang umaga dahil maraming truck ang naghahabol sa biyahe para di maabutan ang ban, nagsikip ang daloy ng trapiko sa bahagi ng UN Avenue sa Maynila. Dismayado naman ang ilang driver ng truck sa pinatutupad na Modified Truck Ban. Hindi pa ho namin alam. Hindi pa ho namin alam. Nagugulat nga lang po kami na biglang may operasyon na lang po eh. Pero sa mga ruta mula South Luzon Expressway at North Luzon Expressway papuntang Pier sa Maynila at vice versa, may ilang oras na pwedeng magbiyahe ang mga truck, maliban lang sa dati nang pinatutupad na uniform truck ban hours na 6 to 10 a.m. at 5 to 10 p.m. Exempted din sa Modified Total Truck Ban ang mga may dalang pagkain, gasolina at relief goods. Sa EDSA, mananatili ang 24-hour total truck ban. Kanina umaga pa lang, 85 truck na ang nahuli ng MMDA na lumabag sa Modified Total Truck Ban. 500 piso ang multa. Paliwanag ng MMDA, ang Modified Total Truck Ban ay hanggang December 20 lang bilang compromise sa mga trucking company. To accommodate na rin yung request ng ilang haulers na may mga rush delivery sila. At ang tingin natin, halos patapos na itong pabakasyon na rin yung mga eskwela, patapos na rin yung holiday shopping rush. Simula rin ngayon hanggang January 6, tigil muna ang mga paghukay at iba pang road repairs. December 16 hanggang January 6, bawal naman ang pagsasagawa ng mga fun run, marathon at bike race. Pero sa kabila ng mga bagong panuntunan ng MMDA, karamihan ng mga motoristang nakausap namin, dinaraing pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko, lalo't nataon din kasing payday weekend. Traffic pa rin, sobra. Sobra. Well, it's really bad everywhere. Bad weekend. So, I don't think it's working. Mel, may paalala ng MMDA ngayong gabi hanggang alas 10 yung Modified Total Truck Ban at may mga tao silang nakaposte sa iba't ibang lugar para nga manghuli doon sa mga lalabag itong Total Truck Ban. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.